Gusto mo bang magbike? Kung gusto mo na o nagpaplano kang magbike, para sa'yo to. Lahat ng taong makikita natin na pumapadyak ay nagsimula sa pagiging newbie o kaya ay beginner, regardless kung nagsimula man siya nung bata pa o kaya ay natuto lamang sa paghiram sa mga kaibigan. Madali lang naman ang matuto sa pagpedal at pumasok sa mundo ng mga siklista. Kapag nakipagsalamuha na sa mga kapwa siklista, doon ka na magdidesisyon kung gusto mo lang ba ito para gamitin sa pag-araw-araw tulad ng pagpasok sa trabaho o yung tinatawag na bike to work. Pwede din namang pang weekend rides kasama ng mga tropa. O kaya naman ay sumali sa mga karera at maging isang ganap na race rider, yung tipong talagang mag-e-ensayo para sa mga race events. Pag naglaon, dadating yung time na magdidesisyon ka rin kung saang kategorya ka ng cycling mahihilig. Depende sa mga magiging tropa mo, o kaya ay magiging hilig mo talaga. Usually sa una, marami tayong mga tanong tungkol sa bisikleta at sa pagbabike. Kahit naman yung mga matatagal nang pumapadyak, may mga katanungan pa rin. Ang kagandahan lang kapag nakipag-join ka sa mga groups o iba't ibang cycling community, madalas yung mga tanong natin, maraming sumasagot. Kung tutuusin, napakasimple lang ng bike. Pero hindi talaga maubos-ubos ang mga pwede nating itanong. Ang maganda lang sa panahon ngayon, may internet na at halos lahat may cellphone. May social media, nandyan ang Google at YouTube, na kahit anong bagay na pwede nating isangguni, for sure may makukuha tayong sagot. So guys, eto na nga pag-usapan na natin ang mga tips. Una, bumili ng bike sa mga local bike shops. Yung pagbili ng bike o ng mga piyasa online, makakatipid talaga. Pero para sa mga nagsisimula pa lang, mas advisable na sa local bike shop kayo bumili. Alam nyo ba kung bakit? Mas masisiguro mo na fit sa'yo at tama ang size, dahil makakapili at matutulungan kanila. Mas accessible at mas madali puntahan kung sakali mang may kailangang ayusin o piyesang papalitan. Matutulungan kanila na iset up ang bago mong bike at mabibigyan ka pa ng mga tips at advice. Pangalawang tip, kailangan maging komportable ka sa bike mo. Alam nyo ba na kahit ang mga profesional na ilang taon o dekada nang pumapadyak, madalas ay lagi pa rin nilang hinahanap ang tamang fitting? Ginagawa nila ito para sa improvement ng kanilang performance at pwede ding personal preference. Ang pangatlong tip natin, mag-invest para sa mga basic na kits at accessories tulad ng helmet, lock, bike lights, gloves, padded cycling shorts, cycling jersey, pwedeng optional muna, cycling shoes, pump, at repair kit. Marami pang ibang kits at accessories ang pwedeng bilhin, pero initially, yan ang mga essentials. Ang pang-apat na tip natin, kailangang matuto kung paano mag-ayos ng flats o ng punctures. Marami namang paraan kung paano ito gawin. Pwedeng magtanong sa mga bike shops, sa tropa, Google o YouTube, then practice lang at masasanay ka din. Ang panglimang tip natin, umanib sa mga cycling clubs o community. Kung may kakilala ka naman na tropang bikers din na malapit sa lugar mo, mas okay hanggang sa pwede ka na rin mag-join sa mga malalaking groups. Pwede ka na rin sumama sa mga fun rides at iba't ibang ride events. Napaka-importante nitong pang-anim na tip. Alamin kung paano gamitin ang mga gears ng bike mo. Marami na kasing gears ang mga bikes ngayon at patuloy na nagde-develop iba't ibang speed combinations. Kaya kailangan talaga na alamin kung paano gamitin ang mga ito. Narito guys ang ilan sa mga riding basics. Huwag kontrahin ang pedal. Kailangan kasi laging komportable ang mga paa natin sa pagpadyak ayon sa sitwasyon. Tulad halimbawa sa paahon o paakyat na ruta,
kailangan iship sa maliit na chainring harap at iship naman sa mas malaking cassette tag sa likod para mas magaan ang pagpedal paakyat. At kung sa patag lang naman, ilipat sa malaking chainring harap at sa mas maliit na tag naman sa likod para mas smooth at mas mabilis. Practice lang muna ng shifting both front and rear sa flat grounds. Sa katagalan, magiging natural na lang ang pagpalipat-lipat ng shifting sa tamang gears. Ito guys, importante din itong pang-pito nating tip, yung kailangan maging confident ka. Ito guys, pag nasa kalsada, huwag pumagitna at huwag ding masyadong dikit sa gutter. Sumunod tayo sa batas trapiko at maging alerto sa lahat ng oras. Pag nasa off-road naman o trail, huwag maging padalos-dalos, lalo na kung hindi kabisado ang ruta. Wala namang masama kung mag-offload ka o bumaba sa bike mo, kung sa tingin mo ay alanganin ka. Pang-walong tip natin guys ay yung pag-practice ng ilang basic techniques tulad ng mga sumusunod. Practicein ang brake feathering ng front kasabay ng rear brake. Huwag ugaliin yung biglang pisilin ng malakas, lalo na ang front brake. Gamitin ang preno bago umatake sa mga corners. At huwag kung saan nakapasok o nasa loob ka na ng turn. Kapag approaching sa climb, tuloy lang sa pagpedal para hindi mawala sa momentum. Iposisyon sa saddle nose ang pagkakaupo at ilagay sa bandang unahan ang upper torso para ma-maintain ang balanse ng bigat sa mga gulong. Ito guys, napaka-importante ng pangsiyam na tip natin. Huwag kalimutang kumain at uminom. Kapag ang ride mo ay nasa 90 minutes o kaya ay mas mahaba pa, mas mabuting may baon tayong pagkain at sapat na tubig. Ideal na baon ay yung mga cereal bars o ibang pagkain na nakapak ng maliit at madaling matunaw sa tiyan. At syempre, magdala din ng konting pera. Ang pang-sampung tip natin, huwag magmadaling gawin ang lahat. Sa una, mananakit ang kwitan, mga kasukasuan at mga muscles, lalo na kung napasama sa long ride for the first time. Yung parang nabudol ride ka, pero masasanay din ang katawan mo at mawawala din lahat yan. Sa una, maaari mong itanong sa sarili mo, bakit sila malalakas pumadyak? Huwag mag-alala. Kasi kung talagang gusto mong sumabay sa kanilang lakas, practice lang at ride lang ng ride. Huwag kalimutan na kailangan ng katawan ang recovery. Kaya huwag abusuhin, pahinga din pag may time. Usually naman pag may katropa sa rides at alam nila na baguhan ka pa lang sa pagbabay, hindi kanila pababayaan at hindi kanila iiwanan. Huwag din agad isipin ang pag-upgrade. Darating ka rin yan.